Hi guys, welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? ilang araw din akong, hindi, isang linggo ata akong hindi nakapag-vlog kasi nagkasakit po ako. So, finu-rest ko ang aking body dahil, syempre, sino na mga asahan natin dito sa bahay kundi ako lang din naman. Kaya, kailangan i-fully rest ang katawan bago, alam mo, bago maging stressed ulit. Makulimlim ngayon kasi alam niyo fall na kaya medyo malamig na yung sa labas. Anyways guys, so hindi ako nakapag-vlog ng isang linggo kasi nagkasakit ako. Actually meron pa nga akong sipon saka medyo konting ubo. Ayun, kailangan natin mag-vlog ulit kasi alam niyo na ang drill. Kailangan natin titingnan ko kung pisika tayo dito. At anyway, maggagawa lang ako ng breakfast sa mga anak ko at saka ng aking asawa. Kaya kung gusto mo yung panoorin na ako paggagawa ng breakfast, then let's do it!
fish para sa asawa kasi gusto niya ng fish. So, magluluto tayo ng flounder. Flounder. Ano ba pagkabigas ko? Flounder. Ayan. Go tayo. Ano lang, itatawa ko lang to. Then, ipiritohin na natin. Kaya lang, lato ko muna. Gawa tayo ng gluten-free cupcake. Meron akong ano, overripe bananas. Lalagay lang natin siya sa ating blender. Kasi kailangan natin siyang i-blend. Then, salahadin natin. Tapos, sagyan natin siya ng ano, 3 whole eggs sa blender. Kasama ng banana. This 1 teaspoon ng vanilla extract. One to two tablespoon ng ano ng honey. Carob powder. 1/4 cup. Tapos i-an lang natin siya, i-blend lang natin siya. Tapos ito lang guys. So guys, ang gagamitin natin ay almond flour. At saka konting coconut flour. Saka konting baking soda rin. So lalagay lang natin tong ano, tong ating sludge, pwede bang tawagin natin sludge. Yan. Yung liquid mixture natin. Dito sa bowl. Gamit tayo ng 1 cup of almond flour. Yeah, ganyan. 1 cup of almond flour. Tapos i-mix natin. Tapos, 1/2 teaspoon ng baking soda. Tapos, unti-unti natin lagyan ng ano, ng coconut flour. Siguro, umpisahan natin sa ano, 1/2 tablespoon. Kasi kapag nilagyan nyo ng coconut flour, mabilis siyang ano, ina-absorb niya kasi mas lalapot yung butter natin kapag madami yung ano coconut flour na nilagay niya. So umpisahan natin sa ano 1 tablespoon, ano sa 1/2 tablespoon, tapos lagyan pa natin uli ng another 1/2 tablespoon. So
1 tablespoon na siya, diba? Ayan. Another half tablespoon. Mix-mix ulit. Ayan. Ganito na yung butter niya. So, ano lang. 1 tablespoon lang nilagay natin ano. Coconut. Ito yung aking cupcake liner. -390 Fahrenheit. Tapos ilagay na natin sa ating baking ano. Sorry guys, hindi ko sa inyo mapakita kasi ano, nawawala yung ano ko, yung headpiece ng ano ng tripod ko. So hindi ko siya magalaw. Umorder pa ako ng ano, ng headpiece. Gamit ako ng sandok. Natin siya for 20 minutes. So guys, sabi na asawa ko, gusto daw niyang magluto ako ng fish for his lunch. Kaya, ano, sabi ko na pala sa inyo yan. So, gusto niyang partner sa fish niya ay mashed potato, kaya magagawa tayo ng mashed potato. So, madali lang naman kasi mayroon akong instant mashed potato. So, yun na lang gagawin natin. Okay, guys? Instant mashed potatoes. So, eto siya. Nasa box na. Ang gagawin lang natin, magpapakuno lang tayo ng 1 cup of water. Papakulo natin siya, tapos lagyan na rin natin siya ng asin at saka ng butter. Sarap pa na yung ganyang asin. Alam niyo naman, tantiameter ako eh, tantiameter. Mga sa ano, maybe a tablespoon of butter. Tablespoon of butter. Tapos wait natin na mag-boil siya, guys. So, since ready na, guys, yung ano natin, yung fish natin, malambot na siya, nataw na siya, mabuti. Isi-season na ngayon natin yung fish. Season natin siya ng salt. Black pepper. Garlic powder. Kumukulo na yung ano natin, yung water na may butter. So, papatayin ko na siya, guys. Tapos, ito, guys, ay Italian herb.
suluin natin yung Italian herb natin. Tapos, we do the same sa kanyang kabilang side. So, set aside muna natin kasi gagawa tayo ng mashed potato. Ayan. Lagay lang natin yung mashed potato. Dahan-dahan lang, guys. Hindi ko na siya i-measure. Kasi ano naman, ano, lagi ko na siyang ginagawa. Kaya alam ko na kung paano tantsahin. So, ganyan lang siya. Luhaluin. Tapos, makita niyo ano siya. Maganda rin yung consistency niya. Ganyan. Tapos, maglalagay tayo ng sour cream. Maglalagay tayo ng sour cream. Mga ano lang. Probably 2 tablespoons ng sour cream. 2 to 3 tablespoons. So, yun ang actually magpapasarap sa kanya. Tapos guys, halagyan natin siya sa kanyang plato. Instant mashed potato. Tapos guys, pirituhin na natin siya. Walang kwata ng syanse. Usok. Nothing. Here. Tapos, sige natin na ng oil. Lagyan din natin siya ng butter. Lagyan natin natin yung fish.
So guys, tapos na natin yung ating cupcake. So ito na siya. Ating gluten-free cupcake. Vegetables lang. Tapos ito yung natirang onion sa chicken. Yung chicken na ginawa ko noong isang araw. Stuffing niya, nalagay ko sa cavity. So guys, so ano pa meron ako? Tubig, saka avocado, para sa tao. So, ito nga guys. So akala ko, nawala yung ano ko. Isa sa mga rason, bakit hindi pa ako nakakapag, ano, nakakapag, tutorial sa pananahe. Dahil nawala yung ganito. Hindi ko alam kung nasaan. Yung pala nasa ano lang, sa remedy box. Ngayon, nag-order pa ako ng ano, ng isa. Na ganito, akala ko kasi wala, ano, na wala na to. Nag-order pa ako. Tingnan ko maka-cancel ko mamaya. So, guys, ano na ang balita sa inyo? At kakainan tayo. Pero guys, mag-ano kaya ako? Mag-sawsawan ako na. Magpatis kaya ako at saka ano, kalamansi. Mga kalamansi, hindi lime. Patis at saka lime. So, di ba last time guys, ano, sabi ko, ayoko magpatis dahil baka maamoy na ano po. Ng asawa ko at malakas ang pang-amoy nun. Ngayon, papatis tayo. Bahala na si Batman. So, ito yung lime ko. Pigyan lang natin ng lime. And then, ang ating patis. From, galing siyang Thailand. Open siguro yun. Hindi nyo siguro maamoy. Papaano, mag-spray na lang tayo ng pabaw. So, yan guys. Ang dating pa kasi ng asawa ko ay 12. 4 to 12 kasi siya ngayon. Ayan. Simulan na natin ang ating lafang. Lalafang na tayo guys. Gulay at isda. Ah, ito ang isdang to ano to eh. Salmon. Pero hindi ko bakit, hindi ko alam kung bakit ano, bakit pink siya. Ang alam kong, ewan ko lang guys, ang alam ko kasi na ano, pink na salmon. Ano, farm raised lang. Kasi ito wild caught to eh. Itong salmon na to. Kala ko ang wild caught ay ano, ay kulay white. Yes, first bite again! Sarap siya. Puro meat na kasi tayo mga nakaraang linggo. Sila naman, di ba? Mas ko agad ang tubig. Guys. So, ginawa ko siya. Hindi ko na sa inyo pinakita kasi maroon naman kayong mag-ano. Maroon naman kayong mag-pilito ng isda, di ba? Diba? Sarap! Napa? Ano pala? Kaya ako pala ginawa tong video na to. Chikahan na naman yung ano. Habang na kumakain. Yung kapatid kong si Jancy, mapapabati na naman. Palaging bate. Lagi. Lagi na lang. So, nabati ko nga pala yung mabait kong kapatid na si Jancy Baleda na isang mamilicious. So, well, yung talaga si Jancy, ano eh, sa mga ano, sa mga babae nililook up to ko. Aww. Mabait siya si Jancy. Pag ano, pag nagalit siya, sobrang magalit, pero hindi nag-stay sa kanya yung galit. Mabilis niyang ano, mabilis niyang mawala yung galit niya. Yung sa mga gusto kong trait sa kanya. Kasi hindi ako ganun eh, ano ko, nagtatanim ako ng galit. Kaya,
yun actually ayoko sa sarili ko na ano palatanin ng ano ng gari. Kaya actually kami mag-asawa kapag nag-away kami ano weeks na ano na suyo ang ginagawa ng ano ko ng asawa kaya ayaw niya kaming nag-aaway. Kaya kapag kunyari na ano na ano na alam niya na ano na na mauuwi sa away yung ano yung conversation namin sabi niya I don't wanna fight. Ganun ang asawa ko. So ganun nga. So si Jancy, balik tayo kay Jancy. Dumadami yan ang kasabunutan. Nakala ko hanggang 40 years old yung kasabunutan yan. Hindi naman. Na-realize ko na, mabait pala naman ang kapatid ko si Jancy. Yan, sa mga ano yan, sa mga kasama ko na ano, na ano to? Nung nakagraduate na kasi kami, alam mo yung binibigay namin yung sweldo namin sa nanay namin. Buong buo. Yan, si Jancy, si Kel, at saka ako. Kaming tatlo. Nung nagtrabaho kami. Yung ano, halos lahat ng ano ng sahod namin, binibigay namin sa nanay ko. Actually, sa akin, ang matitira lang talaga sa akin, ano yung pamasahe. Yung pagkain, inuutang ko pa yan sa ano, sa kantin. Kakautang-utang pa ako. Ganun ang ano namin, dream namin noon. Kaya ano, iba talaga ang pagtingin ko niyan kay Jancy at kay Kel. Kasi ano, ang dalawang yan, kami tatlo, nakaranas na binibigay talaga namin yung, ano, yung sahod namin sa magulang namin. As in, ang natitira lang sa amin talaga, ano, pamasahe. Pamasahe at saka pagkain na natitira sa amin. So, kaya, lulunukin ko lang. Shoutout sa'yo, Jancy. Jancy Valeda and Kel. Kel Dumao. So, ano naman? Move on naman tayo. Ayun, kay ano, kay Ate Floor. Gusto ni Ate Floor ng ano eh, video ng gluten-free bread. Gagawin ko Ate Floor. Si Ate Floor, siya yung isa kong ano naman, isa kong kapatid na ano, mamilicious din yun, Ate Floor. Mga babae na may anak na, mga mamilicious tayo, diba? Gusto ni Ate Floor na i-vlog ko yung ano, i-vlog ko yung gluten-free, ano, bread. Na-i-aaw na ko na, na-i-video ko na yung gluten-free cupcake ko. Pero yung gluten-free bread, hindi pa. Pero kasi akong isang ingredients ubos na, ibilin ko muna yung Ate Floor bago ako mag-ano, gluten-free bread. Sa mga pinakamagandang kapatid ko rin niya, si, ano, si Ate Floor. Yung Mami Delicious Floor. Ala, dobat na ako, guys. Ano ba yan? Sino pa yung isa kong mabatiin? Batiin ko rin si ano, si Danica. Gusto naman niya ng ano, ng house tour. Actually, si Danica, pinsan ko yan. Si Danica, hindi pa siya mamilicious. Yamilicious pa lang siya kasi wala pa siyang anak. Yung house tour, Danica, hindi ko pa alam kung kailan ako makapag-house tour kasi hindi pa na nakapagpintura yung ano, ng buong bahay. Antay ko muna siguro magpintura ng buong bahay bago ako mag-house tour. So, tanong ko nga para kay Danica, kailan siya mag-aasawa. Alam ko ang ano ang boyfriend niya Afam din eh. Unang pakawalan niya kasi kailangan natin ng ano ng mga nilalang na may ano may ilong. Anong petsa na Danica? Kailan ba? Kailan ang kasal? Dapat ano na yan, bukas na. Dapat agad-agad na yan. Ang baba. Yung baba, hindi ko na baba. Patingin ko rin yung ano ko. Yung isang kabarkada na ano, na tiga tetra. Dati yung patrabaho si Cromwell. Gusto ba na nag-ano ko eh. Nagmamakaawa para na mag-subscribe sa YouTube ko. Samuel! Subscribe ka na ako, tol. Lalo kang mamahalin ang asawa mo kapag nag-subscribe sa YouTube ko. Ako, workers ko sa tetra. Talaga mababait sila. Wala kang masasabi. Sobrang mababait naman ngayon. Kahit naman nasa ibang ano, nasa ibang bansa na kami. May tatawag pa rin sa'yong pangit. May tatawag pa rin sa'yong etchas, tae. So guys, tapusin ko na itong video ko kasi baka hindi na ako makapagpaalam sa inyo. At ano na siya, lobat na. Don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye!